Galak na yung lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na narin sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagbira sa Diyos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagpiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi na siya nangangailangan
ng anuman. Kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa't isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ay mga anak niya, yamang tayo ay mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang ating pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tunaya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya ay papurihan. Ang lahat ng anghel, magpuri at magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Sa ngala ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalan ay pinakamaigi. Sa langit at lupa ay walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos
sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay ngayong ika-anim na linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At alam po natin mga kapatid na halos anim na linggo na po tayong ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay. At kung mapapansin po natin, ang madalas nating napakikinggan sa unang pagbasa ay laging nagpapatungkol po sa mga unang Kristiyano. Mapapansin po natin ang mga unang Kristiyano nagsimula lang po sa maliit na komunidad. At kasama po doon sa pagsisimula sa maliit na komunidad, marahil nandoon po yung kaba, nandoon pa yung takot, nandoon pa yung iba't ibang hindi marahil magandang karanasan na kanilang naranasan nung sila ay nagsisimula. Pero kung mapapansin po natin mula nung unang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay hanggang sa narinig natin sa ating unang pagbasa sa araw na ito, unti-unting lumalago ang mga Kristiyano. Unti-unting dumarami ang sumusunod kay Jesus. Unti-unti ang nananampalataya kay Jesus. Bakit po kaya hindi natin maitatanggi? Marahil dahil kumilos ang Diyos. Hindi natin maitatanggi na marahil kumilos si Jesus. Pero hindi rin natin matatanggi na ang mga tao ng mga oras na yon, ang mga unang Kristiyano, ay hindi lamang nagpahayag sa pamamagitan ng salita. Bagkos, tunay nilang ipinahayag ang kanilang pananampalataya sa kanilang pagkilos at paggawa. Kaya marami ang naakit, marami ang sumunod kay Jesus, hindi lang dahil magaling sila magsalita, kundi marami ang naakit at sumunod kay Jesus
dahil nakita nila na merong pagbabago doon sa buhay ng mga taong sumunod kay Jesus. Mga kapatid, nawa sa buhay pananampalataya natin, hindi lang tayo basta nananampalataya at sinasabi natin, tapos na yung obligasyon ko, makapagsimba lang ako. Tapos na yung obligasyon ko, makahawak lamang ako sa mga imahin. Makahawak lamang ako kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tapos na yung obligasyon ko. Pero tandaan natin mga kapatid, kasama sa ating obligasyon, kasama sa ating misyon, ang magpahayag kay Jesus. At sa pagpapahayag kay Jesus, ang pinakamabisa ay hindi sa pananalita. Bagkus ang pinakamabisa ay kung paano nating tunay na naisa sa buhay si Jesus. Ang mga unang Kristiyano, di ba? Wala naman silang pera nung mga oras na yon. Pero ano ang ginawa ng mga iba't ibang Kristiyano? Nag-ambag-ambagan sila. Nagtulungan sila. Marahil meron silang hindi pagkakaunawaan. Meron pagkakataon na sila ay nagtatalo. Pero mas namutawi pa din sa puso nila si Jesus. At nung namutawi sa puso nila si Jesus, hindi lang ipinahayag sa salita, bagkus ipinahayag sa gawa. Mga kapatid, ang pagpapahayag kay Jesus ay hindi lamang gawain ng mga pari o reliyoso. Ang pagpapahayag kay Jesus ay tungkulin at gampanin ng bawat isa sa atin. At kung ito ay gampanin at tungkulin ng bawat isa sa atin, ipahayag natin siya, huwag lamang sa pananalita. Ipahayag natin siya sa ating pagkilos at paggawa. At paano po natin magagampanan ang bagay na ito? Sabi po sa ating ebanghelyong napakinggan, magpapadala ng sugo si Jesus. At sino po yung ipadadala ni Jesus? Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin na laging gumawa ng mabuti, na laging gumawa ng tama. At sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at tama, tunay nating ipinahayag si Jesus. Mga kapatid, ang pagpapahayag kay Jesus ay hindi lamang napakikinggan. Bagkus ang pagpapahayag kay Jesus na ipapakita kailan sa mga oras na pinipili natin ng mabuti laban sa masama. Sa mga oras na gumagawa tayo ng tama kesa pumipili sa paggawa ng mali. Sa madaling salita, mga kapatid, ipahayag mo si Jesus, huwag lamang sa pananalita. Ipahayag mo si Jesus sa iyong gawa. At magagampanan ang bagay na ito sa pamamagitan at tulong ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan. Ang ating panalangin, akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa.
Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan, na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa, upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ang banal na Espiritu, ang katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magstayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Namin mahal, halina at kami baguhin, tingin mo ang panalangin ng bayan mong tumaraing. Kami ngayon ay ayan, nanghihina at sugatan, nakukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina aming Ama, Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina aming Ama, isubo ang
katulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkataon namin ay baguhin, puso namin ay pag-alabin, ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halin na aming Ama, isugo mo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halin na aming Ama, isugo ang Espiritu na kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka na amin. Pinitinan po ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang kusong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Uh-huh.